Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo, baby ko, Osawa. Hapon na wanted sa Japan, nahuli sa Pinas. Ayon sa news na ito, isang Japanese na lalaki, age 38 years old, ang nahuli sa Pinas. Matapos malamang nasa international wanted list siya for assault charge laban sa isang babaeng biktima. Ayon sa Philippine Immigration, ang lalaki ay mayroong inataking babae sa kalsada ng Osaka noong year 2019. Dala niya ito sa mataong lugar at dito ito sinaktan. Nagtamo naman lubhang injury ang babae at siya ay pinaghahanap at inilagay sa international wanted list ng Japan Police. At ang lalaki ay pumasok sa Pinas noong March 2019 at ito ay nagtago sa mahigit 5 taon bago siya mahuli sa Manila. Ang lalaki ay i-deport daw sa Japan matapos ang ilang proceedings. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulatas kapag nag-usap. Balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Bangkay ng 2 newborn baby nakita sa loob ng mansion. Nagoya Nakakun. Ayon sa news na ito, isang babae age 38 years old, Fusoka part-time worker, ang hinuli ng mga pulis matapos mapatunayang pinabayaan niya ang 2 bangkay ng baby. Ang mga bangkay ay nakita noong May 12 bandang 4:50 PM na isang cleaning staff na lalaki na pinakuusapan na ng nangungupahang lalaki na linisin ang room ng mansion. Napansin niya ang mabahong amoy na nanggaling sa isang box at binuksan niya ito. Nakita niya ang bangkay ng baby. Agad naman niya ito itinawag sa mga pulis. Ang bangkay ng 2 baby ay nilagay sa loob ng vinyl plastic lang bago ipasok sa loob ng box. Inamin naman ng hinuling babae ang charge laban sa kanya. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for Today. Dingdong Dantes sinagot ang tanong kung may anak na ba siya kay Lindsay De Vera. Dingdong Dantes nagsalita na hingi sa isyong siya ay mayroong anak sa artistang si Lindsay De Vera. Sa pamamagitan ng show ni Boy Abunda na Pastok, pinabulaanan na actor ang rumor na ito. Kung matatandaan, halos 4 taon na rin na masimulang kumakalat ang ganitong isyo. Nagkasama sina Dingdong at Lindsay sa seryeng Alias Robin Hood na ipinanabas noong 2016 to 2017 sa GMA Network. Bagaman, una na nagsalita si Lindsay hingil rito at mariing pinabulaanan ang nasabing isyo, tila hindi pa rin na-convince ang ilan kahit pabalik-balik pa rin ang ganitong usapin sa online community. Dahil dito, minabuti na ni Dingdong na magsalita na at ipagtanggol ang sarili laban sa mga malisyosong balita. Mariing niya itong itinanggi at sinabi hindi niya maintindihan kung bakit siya nagawi sa ganitong sitwasyon. Ayon sa aktor, mahal niya ang kanyang asawa at mga anak. Kaya hindi niya hayaan na ito'y malagay sa namin na sitwasyon. At yan ang ating mga Chika Talk for today.